morning, mas maaga ng isang oras kami nag-check out para hindi sumabay sa karamihan na sasakay rin ng ferryboat pabalik sa kabilang port. Nakatawid na ang ferryboat na sinakyan namin. Lilipat lang kami sa kabilang port para sumakay ng Roro papuntang Mindoro. Nasa 4 hours ang biyahe from Katiklan to Mindoro. Ganda ng sunset. Gabi na nang dumating kami ng Rojas Oriental Mindoro. Papunta naman kami sa Puerto Galera, pero dahil madilim na, maghahanap kami ng matutulugan dito sa Socorro. Good night na muna, bukas ulit. Papuntang Puerto Galera na kami. Mahigit 2 oras ang biyahe papuntang Puerto Galera. Madadaanan namin ang Tamaraw Falls. Tamaraw Falls, towering at 423 feet, is one of Puerto Galera's popular attractions. The name is a tribute to Mindoro's popular tamaraw, a unique species of dwarf buffalo native to the Philippines. Once abundant in Mindoro, the tamaraw is now classified as endangered. Naming the falls after the tamaraw serves as a powerful platform to raise awareness about its plight and advocate for its conservation. Sa tapat nito ay may mini resort. Nanggagaling ang tubig sa falls. Mura lang ang entrance fee dito. 30 pesos for adults and 15 pesos naman for children. 140 ang mga cottage nila and 30 pesos kung lamesa lang. Open ito from 7 a.m. to 5 p.m. Biyahe na ulit. Let's go! Matatanaw na namin ang dagat. Nasa kabila ng dagat na ito ang Batangas. Matatanaw mula dito ang Monte Maria sa may pagkilatan. So here today we're at White Beach Resort in Puerto Galera. For now we're going to rest for a while because it's too hot to swim. And yeah, we'll be swimming later and I'll be showing you Puerto Galera. Oh, dito na kami sa Puerto Galera. Kapag pinapulutan ko, ayari lang. At isang boteng. Well, ayos! May mga napulot na namang mga basura ang magkapatid sa tabing dagat. Wala ko yung kinakuha ng nasakot doon para hindi ka nahirapan. Their own little way para mapangalagaan ang kalikasan. Good job, mga anak! Ang ganda ng dagat! Subukan namin ang chowlong at bami dito sa CM Spices. Una namin ang tikman ni Mrs. ang mga ito noong nagpunta kami sa Palawan.
So, subukan natin dito yung mga bestseller nila na chowlung. Tsaka itong open face tuna with cheese. So, meron tayong dalawang chowlung, beef and pork. Okay, pero syempre iba yung authentic na natikman namin sa Palawan. Pero malapit na ito. Banh mi. Ayos. Lasang banh mi. Gala muna kami. Maraming kainan dito. May mga bars din. At sari-saring shops. Napupuno daw ito during summer. Buti na lang, hindi pa ganun ka-crowded ngayon. Chill muna! Nakijamming din si Lia sa banda. Tutulog na rin kami maya-maya para hindi mapuyat ang mga bata. Good night! Magandang umaga! Ang ganda dito sa Puerto Galera. Puti ang buhangin at malinaw ang tubig. Marami ring mga water activities ang pwedeng gawin. It is said that the Spaniards discovered Puerto Galera or the Port of Galleons in the early 16th century. Spanish galleons coming from Mexico and Spain used the presence of an excellent natural port to take refuge during stormy weather. Miguel Lopez de Legazpi became the first Spanish Governor General of the island. Puerto Galera has been recognized and is included in the list of the Club of the Most Beautiful Bays of the World, making it the sole bay in the Philippines that holds this title.
pumunta na kami sa Batangas. Almost 2 hours ang biyahe from Port of Puerto Galera to Batangas Port through Roro. Batangas na kami. Hindi na kami nagala dito sa Batangas. Halos buwan-buwan din kasi kaming pumapasyal sa mga lugar dito. Check nyo na lang po ang mga napuntahan namin dito sa Batangas sa YouTube channel namin. Pero syempre, hindi pwedeng hindi muna kami maglolomi pag andito kami sa Batangas. Kaya, kakain muna kami. Magpapagas muna. Ayan, dito na tayo ngayon sa Batangas sa Pasig Street Fuel. Medyo malabo lang. So, 44.11 liters, 2,452.52. Itinakbo na natin ay 135,455. Kadiretso na kami sa Muntinlupa. Mahigit isang oras ang biyahe from Batangas Port to Muntinlupa City. Muntinlupa na kami. Magpapagas na muna ulit. Ito na bali ang last na pagpapagas namin para makumpleto at ma-share namin sa inyong lahat ang total na nagastos namin sa diesel para sa 20-day South Philippine Loop namin. Ayan, dito na tayo sa Muntinlupa. Pinultang ulit para ma-record lahat. So, yan, 450 ang total kilometer na track mo natin. Dito na tayo sa Muntinlupa ay 135,529. Ito ang total na nagastos namin sa diesel. Ito naman ang total expenses ng Roro rides namin. Bali na sa 3,177 kilometers ang tinakbo ng aming sasakyan. Kung isasama natin ang combined distance na tinakbo ng mga Roro, lumalabas na nasa 3,510 kilometers ang isang paikot ng South Philippine Loop based sa itinerary namin. Setting out on the South Philippine Loop was an incomparable adventure. Each experience was etched into our minds. Roaming through the beautiful sceneries, the flavors of unfamiliar cuisine, and the laughter shared with the locals made this trip unforgettable. We found ourselves captivated by the beauty and magnificence of the Philippines. And as our adventure came to an end, we knew one thing for sure. We never wanted to leave without a promise to come back. Until next time! Please leave a like, subscribe, and hit that notification bell so you'll get notified whenever we post new vlogs.